Good morning. Today, aalis ako ngayon. Unang araw nagpapabasan kami sa Robin Saskadalia. So, titingnan natin kung ano magiging outcome ng mga pangyayari ngayon. So, ito na yung vaccination site. Punta tayo ngayon. Akit tayo ngayon kasi kay Floria tayo. Nakapila tayo. Ito daw yung ano, pinatatayo kayo mismo. Dolo ng pila. Ayan. Nakapila yan, no? Mula dito, paikot pa yan doon sa loob. Doon sa loob. Ayan, palabas hanggang doon. Ayan. Time check tayo, guys. Sa ngayon, 11:35 ng tanghali. Ang schedule namin is dapat kami mabaksina 12 to 1. Ayan, hindi pa kami nakapila. Pero, medyo hindi ko lang kung late na kami. Pero tama lang dito kasi kailangan dito ka 15 minutes before vaccination. Time check lang tayo. It's 12:45. Pero nandito pa rin tayo sa pila mismo ng pang 12 to 1. Hindi pa rin ako kinatawag at yung iba dito. Mag-aantay-antay pa rin tayo. Pero feeling ko hindi mamimit yung 12 to 1 na yan. Kasi ang dami pang nakapila. Habang nag-aantay ako, may nakita akong art gallery dito. Ayan. Art Circle Gallery. Wala lang. Dream ko na magkaroon ng sarili kong gallery. Kaya pinapakita ko yan. Makain ako ngayon eh. Kasi naabutan na ng alas 12. Mag-alas 12 na. Nagugutong-gutong na ako. Ay, dala lang ako ng tinapay. Pero ngayon, tipinan natin kung ano mga susunod. Time check lang tayo guys. So, ngayon is 12:45. Andito pa rin tayo sa pilahan. Andito pa rin ako na babaksin. Kasi sama ko, no? Pero ang sinasabi kasi ng guards, naghihingi ng pasensya dahil nalaman namin na kaya medyo nadidelay is nadelay din daw ang dating ng baksin ng 2 oras. Tingnan na din daw nila yung mga senior. Ito yung kasi yung 12 to 1 p.m. schedule mo, hindi na nasa mag-dream kasi nga delay yung vaccine, no? So, kahit dumating pa na kami na maaga dito since delay yung vaccine, hindi ka rin agad makapuhanan. Pero, I think naman, ginagawa naman nila ng paraan. Ayun nga, habang nag-aantay tayo, akalain mo na nandito pa ako sa tapat na mismong art gallery. Ayan. Yung art gallery niya pa is Art Circle Gallery. So, Art Circle Gallery, baka naman. Harap ko yan eh, na magkaroon ng gallery dito sa loob ng mall. Dati kasi natanong ako pa, tinanggihan ako kasi ang kinukuha lang doon nila yung mga contemporary painting. So ako, matas naman ako. In time, narating din yun, magkakaroon ako ng ganyan.
guys. So 24 p.m. na ngayon. Pero ang schedule ko is ano. So pakatapos ko lang ngayong mag-screen. Okay naman ha. So may mga konting interview lang. At ito yung pinaka-last step is yung babakunahan na. Ito yung pinaka-last step, no? Yung area kung saan binabakunahan yung mga tao na napupunta dito, no? Yung mga naka-register. So, ayan. Meron pa pa photoshoot si Robby sa galerito. Ay, apa siya. Ayan, so siyempre may media. Andito sila sa CNN. Ang number one, CNN. Kawai, sir, kawai. So, vlog ka to eh. Nabako na ano ba kayo? Hindi pa po. Hindi pa? Hindi pa. Ayan, minamonitor pa ako. Nakaka 20 minutes na ako, I think. So, 10 minutes na lang. At, so pa wala naman ako ibang nararamdaman kundi dito. Morning. So, kaya pag-gising ko. Actually, kanina pa ako nagising. Kaya lang, masamang pakiramdam ko kasi yung left arm ko is masakit. Mismo ko sana ako tinurukan, no? Yung pakiramdam niya is yung parang nagkirot siya, tapos mabigat. Para siya yung sakit na is parang sinuntok. Ganun yung sakit niya. Hindi ako masyado makakita sa left ko. Pero yung nakagawa naman ako, pero hindi nga lang siya talaga ganun kabilis or kasigla. Kasi nga may nararamdaman ako. Ang isang nararamdaman ko rin is inaantok. So, matulog. Nasa 18 hours na ako ngayon eh. Since nasaksakan yesterday. Imamonitor natin ito hanggang bukas. So, 24 hours kasi yung ano niya. Yung monitoring. So, yun nga guys. Itong last video na ito is mabilis na ito. Hinapon ko lang. Actually, inisip ko okay na yun. Hanggang doon na lang yung kasabihin ko doon sa vlog, no? Pero, ayun. Gusto kong sabihin na kumbaga normal yung sa naramdaman ko, no? Namin. Na nilagnat ka. Tapos, over fatigue or talagang sobrang antok na antok. Tapos, masakit yung part ko saan ako binakunahan. Is normal green naman yun. Dahil syempre, pag binakunahan, kamisan may kirot yan, di ba? Pero yung sa akin is different eh. Mas mabigat yung pakiramdam ko. Para kang yung sakit na naramdaman ko is parang sinuntok doon sa kaliwa mo braso. Ganun siya. Tapos, medyo mabigat. Kaya hindi ako masyado makakilos sa left arm ko. Pero yung kanan, okay naman syempre. Ayun, no? Hindi sa sinasabi ko yung symptoms din para hindi nyo pa rin itry na magpabaksin. Hindi lang naman siya try actually. Hindi, kumbaga, big decision din siya kung mag-go ka o hindi. Asa sa'yo yan, isa'yo na rin ako na magpabaksin since para hindi na rin ako nag-aalala na paglabas ko anytime mahahawa ako or magkakasakit ako. Para at least protected na. At naka-first dose pa na ako. Yung second dose ko is this August pa. Sana may okay ulit at yun, mag-research kayo guys, no? Ayoko ma-explain ng sobra kasi hindi ko rin naman talaga alam kung ano yung meron sa AstraZeneca. So mag-research na lang tayo. Basta alam ko is matinding panlabat po sa COVID. Yun. Ah, syempre, panatilihin yung mag-exercise. Kaya yun yung ginagawa ko ngayon ulit eh. Nag-exercise ako pag umaga for 1 hour. Tapos yung pagkain, kailangan umiwas ka sa mga bawal lang. Ano yung ginagawa ko at natulog ng maaga kasi nakakaraan ba talaga po ito ko dahil yung mga ginagawa ko pinsi. Pero para syempre, syempre bukod pa doon, minum ka ng vitamin C at huwag masyado mag-alala. At pinakamahalaga guys, no, hindi naman dahil sa baga kung ano yung ibigay sa'yo na vaccine. Kasi malilito ka sa dami ng mga vaccine or brand na pa pwede na narito na sa Pilipinas o sa buong mundo, iisipin mo ano pa talaga yung pinaka-okay. Kung muna isipin nyo, idasal mo na lang kung ano yung ibibigay sa'yo ni Lord na vaccine. Pero may vaccine o wala, kailangan syempre mag-ingat tayo, no? At pagkaroon ka ng vaccine sa katawan mo, mag-ingat ka pa rin. Suot pa rin tayo ng mask at mag-social distancing pa rin tayo. Huwag tayo mag-shadong pakakampante kasi ganun yung iba eh. Hanggang ngayon, nakikita ko maraming ganyan.
ano pa ba? Importante magkasal niya, no? Pagkasal natin yung sarili natin at pagkasal natin na maging okay na lahat. At yan guys, pasensya na yung itsura ko, no? Kasi napapaint ako. Saka yun, ngayon lang din ako nakapag-vlog kasi ang dami nangyari itong mga nakaraang buwan. At ayoko naman depression yung sarili ko na mag-vlog ako na napipilitan na gusto. Kasi pag nag-vlog ako, ready ako. So pag nag-vlog ako, okay yung ibibigay ko content. At yung channel ko naman kasi is iba-iba din ina-upload ko dyan, no? Pero most of the time mga ano, mga about arts, yung mga paintings ko. Pero I think itong content ay is maganda at mahalagang i-share para na rin makita niyo kung ano yung naging experience ko dun sa pagpapabakuna ng AstraZeneca. So thank you sa lahat ng staff na nag-assist. At yun ang maganda dun, light mood eh. Tapos very happy. Saka nag-a-assist talaga sila. Ang ina-expect mo ka dun, talaga mag-visit sila. Siyempre sa dahil ng tao. Ganun din yung mga crowd. In fairness sa crowd, kahit matagal, hindi sila naingi, hindi magulo. Talagang naka-line lang kami. Tapos, mabilis din naman yung naging process. Basta as long as maibigay mo lahat ng mga requirements at masagot mo yung mga katanungan nila. Ayan, so mag-search na kayo kung paano magpa-register, magpa-sign up kanya. Diyan sa internet lahat guys yan, ha? So, ganito na lang. Please subscribe to my channel at mag-like kayo. Subukan ko makiging consistent ulit. Either sa arts or sa mga personal vlog or content na may gaya nito. Thank you. Bye-bye. Mag-ingat kayo.